Si Elpidio Quirino ay ipinanganak noong November 16, 1890 sa loob ng kulungan sa Vigan Provincial Jail sa lungsod ng Vigan sa Ilocos Sur. Noong 1911 ay pumasok siya sa University of the Philippines College of Law, kung saan ay natanggap niya ang kanyang law degree pagsapit ng 1915 at kalaunay nakapasa sa bar examination. Matapos ito ay agad siyang sumabak sa pag-aabogado. Ngunit pagsapit ng taong 1919 ay pinasok ni Quirino ang politika nang siya ay mahalal bilang kinatawan ng Ilocos Sur sa House of Representatives. Nagtapos ang kanyang termino pagsapit ng 1925 bilang kinatawan at agad siyang tumakbo at nahalal bilang isang senador sa parehong taon at nanungkulan hanggang 1935. Sa pagtatapos ng kanyang sunod-sunod na termino bilang isang senador, ay inatasan naman siya ni Pangulong Quezon upang maging Secretary of the Interior, kung saan nagsilbi siya sa loob ng 3 taon hanggang 1938. Pagsapit ng taong 1942, ay muling tumakbo at nanalo si Quirino sa pagkasenador. Ngunit nakapagsilbi lamang siya pagkatapos ng 2 digmaang pandaigdig noong 1945. Sa pagkasenador, ay inihalal siya sa Kongreso upang maging Senate President pro tempore na 2 sa pinakamataas na posisyon sa Senado pagkatapos ng Senate President. Pagsapit ng 1946, sa pagsasaayos ng pamahalaan mula sa iniwan ng digmaan, nagpatawag ang pamahalaan ng isang national election upang maghalal ng bagong pangulo, pangalawang pangulo at mga kasapi ng Kongreso, at tumakbo si Quirino sa pagka-vice presidente kasama si Senate President Manuel Rojas bilang kanyang pangulo. Naipanalo ng 2 ang eleksyon at nailoklok si Quirino bilang bagong vice presidente ng Pilipinas noong Mayo ng 1946. Bilang vice presidente ay inatasan si Quirino ni Pangulong Rojas upang maging Secretary of Finance at nanungkulan mula ng mailoklok hanggang Nobyembre ng 1946. Sa pagtatapos ng kanyang termino ay inatasan naman siya sa ibang sektor at naging Secretary of Foreign Affairs noong Setyembre ng 1946. Noong 15 ng Abril taong 1948, inatake sa puso si Pangulong Manuel Rojas matapos ang isang talumpati sa Pampanga at kinagabihan ay tuluyang binawian ng buhay. Pagkatapos ng 2 araw, noong 17 ng Abril taong 1948, bilang vice presidente ni Pangulong Rojas ay nanumpa si Quirino bilang bagong pangulo ng Pilipinas. Pinunan ni Quirino ang 1 taong dapat na termino pa ni Rojas at naging pangulo hanggang taong 1949. Sa ilalim ng kanyang maiksing pamumuno, nailunsad ni Quirino ang mga sumusunod. Una, ang pagkatatag ng bagong kabisera ng bansa. Mula Manila ay naging Quezon City ang bagong kabisera. Ang pagsugpo sa Hukbalhap, bunga ng hindi nito pagtupad sa kasunduan nito sa pamahalaan. Pagsasaayos ng ilan pang mga natitirang nasira ng digmaan, pagbabalik sa Far Side Chats, at ang pagsuporta sa pagkaluklok ni Carlos Romulo bilang pangulo ng General Assembly of the United Nations. Pagsapit ng Nobyembre ng 1949, naganap ang 1 presidential election at tumakbo si Quirino sa pagkapangulo, katuwang si Fernando Lopez bilang kanyang vice-presidente. Naipanalo ng 2 ang nasabing eleksyon at naging mga bagong pangulo at pangalawang pangulo ng Pilipinas. Sa ilalim ng 2 termino ni Quirino, na nagtagal mula 1949 hanggang 1953, inilunsad niya ang mga sumusunod. Ang patuloy at mas buong lakas na pagsugpo sa mga komunistang Hukbalhap at pagpapalakas at reorganisasyon ng Santatahang Lakas ng Pilipinas. Sa pagtatapos ng termino ni Quirino noong 1953, ay muli siyang tumakbo sa pagkapangulo kasama si Jose Yulo bilang kanyang pangalawang pangulo sa ilalim ng Partido Liberal. Ang kanyang Secretary of National Defense na si Ramon Magsaysay ay nagbitiw sa pwesto, sumali sa kabilang partido ang Partido Nasyonalista at tumakbo sa pagkapangulo kalaban niya. Noong 22 ng Agosto taong 1953, ang Partido Nasyonalista at iba pang Partido Demokratiko sa Pilipinas ay bumuo ng koalisyon upang masiguro ang pagkatalo ni Quirino sa pagkapangulo. Sa araw ng eleksyon, noong 10 Nobyembre taong 1953, na ipanalo ng Partido Nasyonalista ang eleksyon at nailoklok bilang bagong Pangulo ng Pilipinas si Ramon Magsaysay. Sa pagkatalo ni Quirino ay ginusto niya ang 1 pribadong buhay at noong 29 ng Pebrero taong 1956, 3 taon matapos ang nasabing eleksyon,
sa kanyang retirement house sa Novaliches, Quezon City, bandang alas 6 ng gabi, sa edad na 65, ay binawian ng buhay si Elpidio Quirino dahil sa atake sa puso. Inilibing siya sa Manila South Cemetery at inilipat sa libingan ng mga bayani noong 2016 sa ika-anim na pong anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ang ikalawang inaugurasyon ni Quirino. Do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duty. Ang talumpati ni Quirino sa Estados Unidos. Distinguished members of the House of Representatives, it is a rare honor and privilege for any man to appear before this august body. Ang radio chat ni Pangulong Quirino noong 1949 sa mamamayang Pilipino. Is now on and partisan tensions in our country. I said before that we must beware of deliberate misrepresentation